What's up guys, Z Garcia here and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin i-connect ang ating PS4 controller dito sa ating mobile device na ating Android phone. So basically, ito lang yung mga kailangan natin na gadgets kung saan natin i-connect itong PS4 controller na to dito sa ating Android device, kung saan pwede natin malaro yung mga certain games na nilalaro natin dito sa Android phones like Mobile Legends, COD, NBA 2K20 at marami pang iba. So itong na-discover na to is natutunan ko lang din siya kanina lang, and yes, gusto ko siyang i-vlog at mai-share sa inyo kung paano ba nagko-connect itong dalawang ko sa isa't isa. So ituturo ko sa inyo kung paano ba i-on yung Bluetooth itong PS4 controller natin, and then i-connect natin dito sa Android device natin. So ayun na nga, gusto ko lang din kasi ituro itong mga natutunan ko na to, yung mga na-discover ko na to, lalo na sa mga streamer dyan, yung mga gamer dyan, na mapadali yung buhay nila sa kanilang paglalaro gamit itong mga gadgets na to, lalo na itong controller na to, kung saan hindi mo na kailangan galaw-galawin yung control panel or yung LCD ng phone mo. At yes, pwede na itong mga controller na to, or kapag hindi ka naman naglalaro ng PS4, pwede naman gamitin itong controller na to sa inyong paglalaro or sa inyong pagla-livestream ng mga games nyo. So ayun lang guys, sana may matutunan kayo sa ating video na to, sa ating tutorial na to. So without further ado, let's do it. So ayun guys, we have two devices kung saan yan yung gagamitin natin, yung PS4 controller natin at yung Android device natin na gagamitin. So pwede rin siya sa iPhone user or sa mga Apple products like iPhone, iPad, basta may Bluetooth lang guys yung mga device na pwede siya. So paano nga ba i-prepare yung PS4 controller natin dito sa mobile natin, sa Android natin? So ang gamit ko kasi yung Android ngayon is Nova 5T Huawei. So ituturo sa inyo kung paano ba gamitin or paano ba i-open yung Bluetooth ng PS4. So kung makikita nyo dito guys, may share dito at yung PS4 logo dito, and so sabay lang natin siyang i-click, dapat mag-blink itong ilaw na to, kung saan ibig sabihin ready for pairing na siya. So let's try lang guys para makita nyo. So ayan guys, nagbi-blink yung ano natin, yung ilaw natin sa PS4 controller lang yan. Ibig sabihin lang yan, ready for pairing na siya. So ang next step naman na gagawin natin is i-connect na lang natin or i-open na lang natin yung Bluetooth device natin, kung saan i-connect natin tong PS4 controller na to dito sa Android device natin. So let's open na lang yung Bluetooth natin. Eto, makita nyo guys, wireless controller ay yung i-connect natin. Ito yung PS4 controller natin. So pairing, click nyo lang, then pair guys, then ayun, connected na siya. So ang gagawin na lang natin is itatry na lang natin kung gagana ba to sa ating laro. So let's try sa NBA 2K20. So ayun guys, dito ko muna siya ilalagay para makita nyo kung paano ba mag-response tong larong to. Ayan, hintay lang natin para at least makita natin yung smooth, ko paano yung smooth gamitin tong NBA. So ayan guys, nakikita nyo gumagalaw yung character natin. Ibig sabihin lang yan ay compatible siya sa ating mobile device, kung saan pwede natin din i-connect yung controller natin sa ating mga iPhone and Android phones. And so test lang natin hanggang sa maka-shoot tayo dito. Ayan guys, so nakita niyo naman gumagana. Ito yung controller ko o yung character ko, nakikita niyo naman gumagana yung paglalaro natin sa NBA. So next game natin na i-try is yung COD, kung effective din ba to.
So balikan ko kayo guys in a while para makita niyo kung ano ba yung graphics na or yung paano bang smooth ang gagamitin natin dito sa COD na to. Para at least, di ba, magaan-gan yung trabaho natin. Hindi tayo mangangalik sa ating mga screen para at least iwas basag ng phone din. So, balikan ko kayo guys. So, ayan guys, na-open ko na yung COD natin. And itatry na lang natin siya sa Battle Royale para at least malaman natin kung paano ba yung sistema na ito gamit ang ating controller ng ating PS4. So, actually hindi ko naman kasi ginagamit yung PS4 ngayon. So, tinatry ko siya subukan dito sa ating mobile device kung saan pwede rin naman natin gamitin itong controller na to kapag hindi natin masyadong ginagamit yung PS4 natin. So, ayun guys, nakikita niyo gumagalaw yung character natin. So, ayun, isa lang ibig sabihin niyan, pwede na tayong maglaro gamit ang PS4 controller natin. And kung gusto niyo maglaro net mo COD kasi alam niyo naman mga streamer natin mga naglalaro talaga yan ng mga COD ganyan ganyan. And pwede rin naman nila gamitin tong controller na to kung meron silang PS4. And ayun na, mapapadali na lang nila yung laro nila. So yun guys, kung makikita nyo, uma-attack yung or sumasaksak yung character ko. Ang pinipindot natin dyan is R2. So yun guys, nakikita nyo may mouse din na may arrow din, may cursor. Kung saan, dito natin i-move sa ating pad, sa ating controller pad natin. So yun guys, i-hide nyo na lang yan para at least iwas din sa natin, sa distraction. So ayun lang, yung couch, eto circle, and then yung paggapang natin is hold nyo lang yung circle na yan. So yun guys, napakadali lang at ayun lang, madali lang gamitin to para kang merong controller na ayun, controller na madaling gamitin at mapapadali yung paglalaro natin ng COD or any games na pwede dito. Siguro pwede dito yung mga racing or yung mga Asphalt 9 ba yan, yung mga ganun guys. So ayun lang, para sa akin lang napaka accessible lang itong controller na to kung saan ako nahirapan ako sa cellphone kapag naglalaro ako ng COD. So baka ito na yung kasagutan ko sa mga tanong ko na mapadali yung paglalaro ko. And ayun lang guys, share ko na sa inyo kung ano yung na-discover ko and sana may natutunan kayo. And syempre gusto ko din naman talaga na mapadali yung paglalaro natin. And ayun lang guys, sana may natutunan kayo dito. So magpapaalam na rin ako. So ayun lang guys, thank you. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa ating tutorial na to kung saan pwede natin i-connect yung PS4 controller natin sa ating mobile device upang malaro natin yung mga games natin doon. And sa mga wala pang controller, siguro pwede yung mga may cord kung saan pwede rin natin gamitin yun. And bibili na lang tayo ng adapter or USB adapter kung saan doon natin i-connect yung controller natin papunta sa ating mga Android phone. So, ayun lang guys, sana may natutunan talaga kayo dito sa ating tutorial na to. And please give me a thumbs up. Kung may nagustuhan ko or any suggestion, please comment down below na rin. And also, please don't forget to subscribe my YouTube channel and J Garcia TV, and click also the notification bell button para makuha yung mga updates mula sa aking mga videos. Ayun nga guys, maraming salamat sa inyo and magpapaalam na ako. And ingat kayo and stay safe. At ayun na nga. God bless. Ingat!